pwede na muna ako dito sa Hero 5, pero magsisimula pa lang. So ayan, ay, malinis pa rin naman ang daan dito. Oh, let's go! Kaldag-kaldag na rin dito. So, what is up guys? Ayan, nagbihis na tayo at medyo nabasa tayo ng ulan dahil sa pagkakakuha natin ng ating GoPro. So, ngayon, pakita ko sa inyo guys kung ano yung binigay ni Sir. Natutuwa ako kasi si Sir, binigyan pa niya tayo ng extra na hindi naman na daw niya magagamit. Ayan, una-una binigay niya yung ayan, body strap na pang GoPro. So, ang gagawin dito, i-strap natin, naka-strap sa katawan natin para dito sa may chest yung GoPro natin. So, later on, papakita natin kung paano i-conto at saka yung footage niya. So, pakita ko muna sa inyo yung ibang nakuha natin kay Sir. Sa murang halaga lang. Yeah! Yo! Tapos, ayan. Unang-una, meron tayo dito yung clear case niya. Ito, waterproof siya. Although yung GoPro natin is water resistant na siya, pero syempre iba pa rin yung may double safety na hindi mabasa yung ating GoPro. So, kung mahilig kayong mag underwater videos, pictures, so, pwede natin lagyan ito. Yan. Meron din tayong yan. Ang mahiwagang hard case. So, nandito yung ating GoPro at saka yung ibang mga accessories niya. So, tingnan natin. Ayan. So, ayan guys. Meron tayong external mic. Ayan, para sa motovlogging, kailangan talaga kasi ito para makapag-vlog tayo. Diba? Okay. Yung sumisigaw pa yan ako. Kamaingay anak. Then, actually guys, dalawa yung mic natin. Yung isa yung Boya, ito gamit ko nga para dito sa vlog natin na to. Para testing ko din kung clear. Pero hindi ko alam kung anong gagamitin ko dun sa GoPro natin kung ito yung itong isa na to. Pero usually nakikita ko yung ganito lang mag-isip. Okay, then meron tayo ditong dual USB charger. Ayan, dual USB charger. Hindi natin alam kung fast charger to, pero testing na, hindi ko pa na-try eh, kasi full charge pa yung ating battery. May kasama din siyang mount, extra mount, ito lang yung extra kasamang mount, pang mounting niya. Then, yung ating USB cable, type C, yan, para mas mabilis. Then, meron tayong, ito guys, yung mic adapter natin. Ito guys, sa 3,000 yata ang price nito. So, bagong-bago pa siya. So, sulit talaga yung pagkakakuha natin. Kompleto na siya. Ready for motovlogging na. Ayan, sa-setup natin mamaya para matry natin. Then, we have the, of course, the Ulanzi hard case black. Ayan. So, kung napanood nyo yung vlog ni Idol Jowo, ganito yung ginagamit niya. Ayan, Ulanzi. Kasi meron ng may housing na din kasi yung mic adapter niya. So, dito yan. Pasok dito. So nakakuha na siya. Ready na siya talaga. Pasok dito. Ayan. Pasok dyan yan. So, mamaya isa-set natin yan. Pakita ko sa paano na i-setup. Then, of course, we have our GoPro Hero 5. Ayan. As you can see naman guys, makinis siya. So, sabi nga ni Sir, halos buwan pa lang sa kanya to, hindi niya nagamit. Ayaw niya sana pakawalan. Kasi nga, nagre-review siya, kailangan niya ng pera. So, good luck Sir. Sana madali mo yung board. Ayan. So, nakalikot ko na rin yung mga settings ito, pero hindi ko pa siya na-try na i-motovlog talaga para makita natin yung outcome ng video. Pero mamaya, susubukan natin yan. So, meron din siya kasamang fiber cloth para punas-punas, hindi magasgas yung ating GoPro.
Yan. So, yun lang guys. Samahan nyo ko. I-test drive natin para malaman natin yung footage niya. Let's go! Kamusta kayo? Matetest na natin ngayon yung video nitong GoPro Hero 5 natin. So, medyo madumi yung ating windshield. Yan! Let's go! So, eto nga. Dito kami nakatira sa may tabi ng sapa. So, di pa naman siya umaapaw. Di naman ganun kalalakas ang mga ulan. So, dito nga pala kami guys sa likod ng market. Dito tayo. Yung nakatira. So, saglit lang. Dito na sa likod ng market. So sana clear yung boses ko para dito sa ating mic. Ayan. Eh tayo sa market. Ito, likod ng market ito ng Zaragoza. So punta tayo dun sa may Carmen, gawing Carmen. Test natin yung footage itong GoPro. So ayan naman, nakita nyo naman. Bali, ang settings natin dito guys is 180p ang resolution niya, tapos shutter speed niya is naka-auto, 60 frames per second. Ayan, tapos naka yung color niya, hindi natin pinlat. Testing muna natin itong GoPro kasi nakita ko naman okay na may GoPro. Hindi naman ako masyado nagtutweak dun sa video pagka sa video editing na. So time check 5:09, at mamaya kasi may lakad kami nila Airpat at tabayanan ko lang din yung tawag niya. Alright, so guys, sa mga nagbabalak na bumili ng GoPro, so sa kagaya kong tight ang budget, so panoorin nyo itong video na to, para sa inyo to, para magka-idea kayo talaga kung sulit pa rin ba ang GoPro Hero 5 ngayon 2022, mid na ng 2022, bare na ng 2022. So pagkakaalam ko, palabas na yung GoPro Hero 11, GoPro Hero 11. So, yung presyo niya talagang mahal. So, budget friendly itong Hero 5 na okay pa rin naman ang kuha ng video. Ayan, talagang ito yung naka-stabilization on tayo. At ito may kalsada rin dito sa Zaragoza. Talagang kala mo yung sungka ba? Sungka. Ayan, sungka. Butas-butas. Pansinin nyo rito sa may gawing Santa Cruz pa Carmen. Talagang makita natin stabilization niya. Ayan, makaldag. Aldag din dito para ma-try natin. Ito, marami pa dito eh. Idadaan natin siya para ma-testing natin yung electronic stabilization nitong GoPro Hero 5. Ganyan. Ayan. Kora na gasolina rito, 62 ah. Ayan, ito guys. Ito, makaldag dito. Ayan natin, stabilization natin. Ah, lalaki ng huko. Ayan. Ayan. Mapapansin nyo naman yung ating side mirror tsaka yung visor natin eh, kumakaldag. Hindi lang natin alam dito sa GoPro natin kung gano'n siya katagtag. Naka-stabilization naman tayo. Pero may nagsabi sa akin, yung friend ko din na nagbablog, gamit niya GoPro Hero 5, ay 7, yun daw ang kinuha niya kasi nga stabilization,
features nun, talagang maganda. So ayan, ligo na tayo dito sa Carmen. Maganda kasi din ang kalsada rito. So yun ang maganda, yun daw ang inamit niya. Sabi niya, kung kaya ko, yun daw muna kunin ko. Pero sa price, mahal eh. So hindi natin kaya pa. Kaya pwede na muna ako dito sa Hero 5, pero nagsisimula pa lang. So ayan, ay, malinis pa rin naman ang daan dito. Oh, let's go! May mga kaldag-kaldag na rin dito. Ayan. What's up, brother? Marami nang aani rito ng sika. Ganda ng mga palay dito. Ayan, sa malinis. Testing. Okay, hi. Yan, huwag kang tatawid, boy. May phobia ako sa aso. Tatanda. Let's go. So yun na mga guys, ikutin mo natin sa yaga. Beauty ito. Alay. Field of view naman natin ngayon is wide. Kaya hindi natin sinuper wide ngayon para makita natin yung magiging takbo niya. So ayan, siguro wide. Ito lang harapan na ikita. Hindi nakita yung braso natin dito ngayon. Balik na tayo sa Bayan ng Saragossa. Ay, halimaw. Alihan na nga. So sa Sabado guys, magpa-vlog tayo. Magpa-vlog tayo sa bukid. Aani kasi si Erpat. Ah, sakali lang, mag-kenemen. Magbabantay ako. Magbabantay ako ng mayuhan ng kalay. Sweet home. Home sweet home.